Ay balikan po natin ang naputol na interview kanina kay Attorney Stephen David, ang legal counsel po ni dismissed Mayor Alice Go. Magandang gabi po, Attorney David. Hi, good evening. Opo, Jonathan Sorry, Maestrado po ito. Naputol po tayo. Hi, Jonathan. Opo, isa sa mga pinakamalaking tanong kasi ngayon ay, at least dito sa pag-uwi po ng inyo pong kliyente, ay kung mag-stay po siya sa Campo Crame ngayong gabi, ay dapat po ba physical siyang bitbitin papunta doon sa RTC sa Capas Tarlac para doon sa return of warrant doon sa korte? Well, kasi una gabi ngayon, no, dapat umaga yan office hour kasi wala naman judge doon. Pero ang ano kasi, ang kaso naman doon sa RTC ng Tarlac, available yon. So pwede naman siya mag-post ng bail kahit wala siya doon. So hindi naman kailangan bitbitin. Ah, so kayo po ay yun po ba'y formal ninyong hihilingin sa PNP pagdating? Hindi na kasi una, meron siyang warrant inisyo ng Senate. So, kung practicality, mag-bail man siya ng agad-agad dun sa RTC ng Tarlac, hindi siya makakalaya kasi meron pa siyang isang warrant na inisyo dahil sa contempt niya sa Senate. So, pwede namang makapag-antay na lang yung pag-post siya ng bail doon sa Tarlac. Opo. So, attorney, tama ba ang pagkakaintindi ko na ngayon nyo lang ulit makakausap si Mayor ex-Mayor Alice Go? Oo. Nakausap eh. Mm-hmm. By phone, August 22 yung huli namin usapan. Mm-hmm. Yun pong kay Attorney Galicia. Na-update po kayo Attorney David na meron siyang notaryohan na dokumento o hindi niyo po alam? Hindi, siyempre nalaman ko na 'yun nung tapos na yung proseso kasi nagamit ka yung kanyang affidavit eh. Pero yung the act na pagpapanotaryo, hindi ko alam 'yun. Nagulat na nga ako nung nakanotaryo na 'yan eh. Okay. Pero ano na po ang plano ninyo bilang legal counsel paglapag ng eroplano po mamayang mga bandang alas 12 ng madaling araw? Well, una, siyempre, mas makausap. Kasi sabi nila magkakaroon na inquest proceeding. So, kailangan niya nakabugado doon sa pag-alis ng hindi dumaan sa proseso. So, magkakaroon ng inquest doon, kailangan nakabugado. Opo. At go ahead, attorney. Okay lang 'yan. Opo. So okay, so ibig sabihin po pag hinainan po siya nung arrest warrant ay andoon dapat yung presensya po ninyo. Ah, hindi sa inquest proceeding. Sa inquest na sa Campo Crame. Sa Campo Crame na. Baka doon na nila gawin yung inquest proceeding para pumunta doon yung inquest. Opo. Kayo po'y nasaan po ngayon? Nasa may Pasay na din po kayo, Attorney Stephen? Ay, hindi. Nasa bahay lang ako. Mamaya pa yun eh, di ba? Oo. Maagal pa. Pero hanggang sa mga oras pong ito ay naniniwala po kayong inosente po ang inyong kliyente? Oh, well, of course, naniniwala ako kasi una-una, may simbola naman niya sa pagiging human traffic. Ano naman nangyari yun? Apo. Nawawala po kayo, Attorney Stephen? Yung human trafficking kasi, yun ang talagang sinasakay. Yung mga sumunod na kaso, offshoot na lang. Mm-hmm. At sa mga Senate, ganun. Pag-alis niya. Pero ang main case talaga yung human trafficking. So bago po mag-weekend o baka bukas po ay talagang magfa-file po kayo ng maghahain po kayo for motion for bail para kay hindi na kasi pareho lang din ikukulong lang din naman siya sa Senado. Hindi, pwede naman kami mag-file lang kasi yung sa Senado naman yung reason bakit siya na-contempt dahil hindi siya nag-appear. Mm-hmm. Pero kung mag-appear siya doon, salita siya, matapos siya doon, eh, nilayaan rin siya sa Senate. So, kailangan din talaga niya mag-bail para
Playa. Kaso niya sa Arcis. Opo. So bukas, yun po ang gagawin din po ninyo, Attorney David? Oo, no, gagawin. Pag-office hour na yun. Apo. Mm-mm. Sige. Good luck po sa inyo. Apo. Sige. Okay, thank you. Good luck po sa inyo, Attorney Stephen David. Ha? Siya po ang legal counsel ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.